gusto mo bang hahanap-hanapin at habol-habulin ka ng taong iyong minamahal? Kung oo, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo, no? At sa araw na ito ay isa na namang video ang ating ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na kakatulong sa atin, no? And ngayon, gusto mo bang hahabol-habulin at hahanap-hanapin ka ng taong mahal mo at hindi ka niya ididigma at lagi siyang may time sa iyo? Una, kailangan natin ng materialis na paggagawa tayo nito, no? And ano-ano ba ang ating materialis? Una, kukuha tayo ng baso, kahit anong baso, hindi kailangan na clear talaga. Kahit pwede mo itong gamitin kahit maglang, no? O kahit anong klaseng baso, pwede mong gamitin dito, no? Ang pangalawa, kumuha ka ng maliit na papel, kahit anong papel is pwede, no? At isang butil na bawang, at syempre, ating panulat. Ayan, kahit anong panulat at anong kulay is pwede na, no? Ngayon, kapag gagawa tayo nito, kailangan natin na positive tayo, no? At wala tayong duda sa ating ginagawa. Dahil kapag may duda ka at wala kang tiwala or may duda ka sa iyong ginagawa, is wala itong posible. Hindi ito magiging posible, no? Kailangan kapag gagawa ka nito is alam mo sa iyong sarili na gustong-gusto mo talaga itong gagawin at alam mo sa iyong puso na matutupad ito at ikiklim mo talaga sa iyong sarili na matutupad talaga ito, no? Dahil ito ay subok na at meron na akong naturuan ito dati at thanks God at nagiging positive o nakakatulong talaga sa kanila, no? Marami akong kaibigan dito naturuan ko na dati. Hindi pa ako nag-video. Tinuruan ko lang sila is ngayon, isi-share ko sa inyo dahil ito ay nakatulong na din at nagiging posible din ang ilang ginagawa noon. Kaya ito sa ngayon ay ituturo ko na naman sa inyo. Ayan, sis, ano ba ang una nating gawin? Una, kunin natin ang ating papel at isulat mo ang pangalan at apelyido ng taong iyong gagawan. O ang pangalan at apelyido ng taong gusto mong habol-habulin ka palagi. Sis, pwede ba ito sa LDR? Yes, pwede ito sa LDR, no? Pwede din ito sa babae. Ito babae, lalaki, ito lalaki. Pwede ito, no? Basta may relasyon lang talaga kayo. Hindi ito pwede na pagpantasyan mo lang. Hindi ito pwede sa pag-tripan mo lang. Hindi, kailangan talaga is may relasyon kayo, no? Kaya na yun, isunod mo ang pangalan at apelyido ng taong iyong gagawan. Kailangan malalaking litra. Kailangan natin ng malalaking litra ang ating pagkasulat, no? Pangalan at apelyido talaga kailangan na totoong pangalan talaga niya at hindi pwede ang nickname. Kailangan totoo talaga. Ayun, sa likod is may magic words tayo na ating isusulat at kailangan talaga na malalaking litra talaga. Ito yung ating magic words. Hanap-hanapin niya ako at habol-habulin. Again, hanap-hanapin niya ako at habol-habulin. Ito ang ating magic words no, sa likod na ating isusulat. Ito ang ating kapag ang ating hilig. Tapos nitong isulat sis, ano ang ating gagawin? Siyempre, tutupiin natin ito ng tatlong beses. Tutupiin natin ito ng tatlong beses talaga ng papunta sa iyo. Kailangan, kapag ito yung apelyado niya, kapag ito yung apelyado niya, is yung pagtupiin, papunta talaga sa iyo. Kahit anong shape, pwede mong pagtupiin. Wala namang problema. Tupiin natin ito ng tatlong tupi. Ayan, nakatatlong tupi na ako. And,
aso na may lamang tubig. Kailangan ang ating tubig is malinis na tubig talaga, no? Ihulog natin ito dito at huwag mong itulak yung ating papel. Hayaan mo lang siyang ito na nakalubog. At habang nakalubog ito, ihulog mo na rin itong ating isang pirasong bawang o isang butil na bawang. Ihulog natin din ito. Ayan. At yung papel, huwag na huwag natin itong itutulang at hayaan lang natin itong kusang lulubog, no? Dahil lulubog naman talaga yung ating papel. Habang nandito yung ating bawang at ang ating papel sa loob ng baso or sa may tubig, kakausapin natin ito. Hawakan natin ang ating dalawang kamay na sa pamamagitan nito is tulungan tayo na yung taong ginawa natin na habul-habulin at hanap-hanapin tayo. Ikaw na bahalang gumawa at kung meron kang ano dyan, kung meron kang honey, pwede mo rin itong putura ng honey. Kailangan is makaanang talaga sa ating papel, no? Ibuhos natin kahit isang kutsara lang ng honey. Ibuhos natin dito lang talagang honey. Kahit sugar na lang, kahit anong sugar, brown or white, walang problema. Pero kung wala talagang asukar o sugar, kung may cinnamon powder ka, is pwede mo rin itong ilagay dito sa ano, kahit isang kutsara lang or yung maliit na kutsara lang, basta't malagayan siya, no? Pero kung wala talaga, wala kang honey, wala kang asukar, at wala kang cinnamon powder, is huwag na lang. Ito na lang, no? Wala namang problema. Ito na lang yung ating papel at bawang kung wala talaga kayong tatlo na yan. Pero kung meron ka sa isa, sa tatlo na yan na isa, kung meron ka nun sa sugar or sa honey at ano, cinnamon powder, kung meron ka sa tatlo na yan kahit isa, is napaganda, no? At ilagay mo lang dito ng isang kutsara lang. Ayun, kakausapin mo, hawakan mo ng dalawang kamay. Kakausapin mo na sa pamamagitan nito is tulungan ka na ang taong ginawan mo nito na hanap-hanapin at habul-habulin kanya. At kahit dagdagan mo pa kung ano ang gusto mong hilingin, ano pa ang gusto mong sabihin dito, ikaw na bahala magdagdag, basta't galing lang talaga sa iyong puso. Kailangan galing sa iyong puso at i-claim mo talaga sa iyong sarili na matutupad itong iyong ginagawa. I-claim mo sa iyong puso at isipan, no? And ayun, sis, anong araw, anong oras ba natin ito gagawin? Gagawin natin ito ng Tuesday or Friday lang. Dahil ang Tuesday at Friday, ito ang pinakamabisang araw kapag gagawa tayo ng ritual, mga love spell man yan, papaswerte. Ito talaga ang araw na pinakamabisa o pinakamalakas na energy na kapag gagawa tayo ng love spell, no? And sis, saan natin ito ilalagay? Siyempre, ilalagay natin ito sa matataas na lugar. Ilalagay ninyo ito sa altar, pero kung wala talaga, sis, wala kaming altar, saan namin ito pwedeng ilagay? Pwede mo ito ilagay sa ibabaw ng inyong kabinet o sa ibabaw ng inyong misa, basta sa ibabaw na bahagi, no? Huwag yung sa ibaba. Kailangan ibabaw. Dahil wish natin ito, kailangan na sa taas talaga. Dahil wish natin ito. At syempre, huwag ninyo itong gagawin na mayroong nakakaalam. Kailangan kayo lang ang nakakaalam at huwag ninyo itong ipagsasabi, okay? Kailangan kayo lang talaga at sikreto lang talaga ito, no? Ayun na yun. Sis, ano ba ang ating gagawin ito pagkatapos nating gawin? Ilagay natin ito sa ibabaw ng bahagi, ayun na nga. At kakausapin natin ito araw-araw, no? Kada gising natin, kakausapin natin ito. Kahit hindi naman ano sa oras, basta pag ano talaga, kinabukasan is kakausapin mo ito ng 7 araw. Halimbawa, ngayon mo ginawa, halimbawa, Tuesday mo ginawa is Tuesday din ito matatapos, no? Pagka Tuesday is, sis, ano ang ating Tuesday mo ito ginawa? Kailangan Tuesday, Thursday, Wednesday, Friday, hanggang Tuesday ulit. Kailangan kausapin mo ito palagi, araw-araw, na sa pamamagitan nito is tulungan ka na. Yung taong ginawan mo is hanap-hanapin at habul-habulin ka. Ayun. Pagka Tuesday, sis, ng 7 araw namin itong kinakausap lagi, saan namin ito ilalagay? Ilalagay ninyo ito, pwede nyo na ito itapot or
ibaon ninyo sa lupa. Kapag tumubo ang inyong bawang, matuwa ka na dahil ang iyong ginagawa is naging positive. Matutupad ang inyong ginagawa, no? Matuwa ka na dyan. Ibaon ninyo ito sa lupa. Pero kung wala kayong lupa, isitapon mo na lang, no? Pero kapag ito ay binaon ninyo sa lupa kahit sa paso lang at ito ay tumubo, matuwa ka na dahil ito ay positive. Ayan. Ayun lamang po. Sana ay makatulong ito sa inyo. Kung ano man ang nangyari sa inyong ginagawa, please balikan ninyo ang video ito at sana ay makatulong ito sa inyo. And don't forget to subscribe to my channel. And sa mga nagtatanong sa akong Facebook account, idadrop ko na lang ang link ng aking Facebook sa comment section at doon nyo na lang i-click para ma-add ninyo ako. Salamat everyone. Bye-bye.